Today's video, ang pakikita ko sa inyo ngayon is kung paano mag-check ng circuit breaker. Pero bago kong pisahan, shoutout nga pala doon sa mga patuloy na tumatangkilik ng video tutorial ko. Lalo na kay Wako TV at saka kay Katechnical. Okay? Kung ikaw, may idea ka na sa pag-electrical, possible maboring ka sa ine-explain ko. Pero kung meron kang makitang mali, itama mo na lang. Okay? At dun naman sa mga hindi marunong pa at gustong matuto, napaka-importante nito kasi ito yung magiging guide ninyo para hindi kayo tama rin, mawala ng gana, matuto. Kasi sa dami-dami ng mga klase ng circuit breaker, kung aalamin mo lahat yan, malamang tumigil ka na, wag mo nang intindihin, hindi mo na pupapatuloy kasi sa dami ng ano. Kumbaga, ako, hindi ko muna sasabihin sa inyo yung iba't ibang klase ng circuit breaker. At unang-una, wala rin naman akong ganung mga klase. Ito lang ang available. Hiniram ko lang doon sa mga taong malalapit sa akin. Ngayon, ito lang muna. Ito lang yung turo ko sa inyo kung paano siya i-check. Yung halimbawa nag-trip. At pinaka-importante, malaman ninyo, ang circuit breaker, isa siyang automatic electrical switch na nagpoprotekta sa mga dekuryenteng kasangkapan na alam mo yung mga dulot ng overload, short circuit, magtitrip siya. Yun ang function niya. Yun ang silbi niya. Protektahan yung mga equipment at saka yung wiring connection, yung pag halimbawa nag overcurrent, magtitrip siya. Ngayon, yung circuit breaker, pagka nagtrip, hindi yan yung halimbawa naka-on siya. Tapos pag halimbawa nag overcurrent or merong short circuit, hindi siya mag-off lang ng ganun. Meron siyang in between. Meron siyang gigit na siya. Ngayon, kung gumit na siya, kasi ang circuit breaker, meron siyang yung trip button. So, para malaman ninyo, ang circuit breaker, meron trip button. Yan yung mga, merong mga circuit breaker na meron trip button, pero meron ding wala. Kagaya ng nito, mga ganito. Ito wala tong trip button, talagang on and off lang. Pagka nagkaroon ng short circuit, mag-off. Pero pagka naman normal, naka-on. Okay? 'Yun ang ano niyan. Tandaan niyo rin 'to. Single pole. Pag sinabing single pole, isa lang siya. Isang circuit breaker lang, single pole. Double pole. 'Yan, ibig sabihin dalawa na siya. Tsaka ako na ipaliwanag sa inyo kung ano yung function ng mga single pole, double pole, three phase, mga ganyan. Basta tandaan nyo lang muna, single pole, double pole, okay? Tapos, three pole, ito na yung three pole, yan. Tatlo ng suksuka ng wire. Okay? Meron pang isang breaker na four pole, pero wala tayo nun. Apat ang terminal nun. Merong 1, 2, 3, 4 na yung neutral kasama na doon. So, huwag nyo munang intindihin nyo para hindi kayo malito. Okay? Ngayon, ang pag-check ng circuit breaker, halimbawa, dahil hindi ka pa nga marunong, kung wala kang tester, hindi mo ma-check. Kailangan mo mag-provide ng tester. Okay? Sa resistance tayo. Kung nakikita ninyo, yan. Resistance. Okay? Pero dapat ang breaker, halimbawa, tinanggal mo sa, walang connection, para bang ganito, empty. Ganyan. Ipakikita ko lang sa inyo kung paano i-check. Yan. Narinig niyo yung tunog? Kailangan, pag naka-on siya, pag tines mo dyan, yan, tumutunog.
Yan. Pero maganda. Yan. Kita ba? Yan, ganyan. Pakihawak nga, may wagang kamay. Meron akong assistant dito, hindi lang nagpapakita eh. Yan. Pag naka-on, ganyan, dito, yan. Resistance, ganyan. Okay? Unang terminal yan. Ibig sabihin, yung contact niya, good. Pangalawa, good. Pangatlo, good. Merong contact. Pero pagka ganyan, tines mo, tinusok mo na to at hindi tumunog, ibig sabihin, yung contact point, sira. Wala na. Huwag mo nang i-take risk pa na referent pa o ano, bumili ka na ng bago. What? Kasi maaaring mag-cost pa ng sunog yon. Huwag mo nang isakripisyo pa yung sa halaga ng breaker dun sa ano, kabuhayan mo. Okay? Basta nagkaroon, tingin mo nagkaroon ng defective, palitan mo na. Huwag mo nang isakripisyo pa. Ito nga, totoo siya, no? Konting ano lang to, pinalitan na, hindi na ginamit. Kasi, pagpalagay natin ito, mahal. Pero mas yung kasangkapan mo, sa dami ng kasangkapan mo, huwag mo nang ipagpalit pa sa halaga nito. Palitan mo na to. I-ano na, i-dispose mo na. Ano mo na, magpalit ka na ng bago. Okay? Halimbawa naman, meron kang ano, sa mga equipment mo or sa mga outlet mo, merong overload na nangyari, nagsaksakan ng marami, at o kaya nagkaroon ng short circuit, merong nagdikit na wire. Ang breaker, magti-trip yan. To. Ganyan ang position yan. Trip. Okay, ilalapit ko para makita ninyo kasi medyo mukhang hindi kita. Meron kong example dito. Yan. Off. Tapos, on. Yan yung on. Ito yung off. Ngayon, pag nagkaroon ng short circuit, yan, hindi yan bababa sa off. Halimbawa, naka-on yan, nagkaroon ng short circuit, hindi siya mag-off ng ganon. Ang mangyayari dyan, kung naka-on, nag-short circuit, hindi pupunta sa gitna yan. Halimbawa, ito. Yan. Gitna siya, naka-gitna. Okay? Yan. Ibig sabihin, merong trip, merong nangyari. So, magto-troubleshoot ka ngayon. Ito troubleshoot mo ngayon kung nasan yung short circuit at saka overload. Pero, yan, hindi mo ngayon yan, hindi mo ma-on ngayon yan, yan, nang ganun-ganun lang yan. Kailangan mo munang ibaba yan, sagad mo ng baba, yan, tsaka mo siya i-on. Diretso na uli ang supply niya. Magsusupply uli siya ng kuryente. Okay? Ulitin natin ha. Pag halimbawa, nag-short circuit or overload, yan, pipitik siya. Gigit na. Ngayon, to troubleshoot mo ngayon kung nasa ngayon yung short circuit or overload. Repairin mo muna yon bago mo to ayusin, bago mo siya ibaba. Or ibaba mo na, tsaka mag-troubleshoot. Pero bago mo siya i-on, hanapin mo muna yung trouble. Kung nakita mo na, tsaka mo siya i-on. Okay? Sa simpleng explanation ko, sana naintindihan niyo ibig ko sabihin, maunawaan niyo yung gusto kong iparating. Itong inexplain ko sa inyo is napakalaking bagay sa inyo do sa mga hindi pa marunong at gusto pa lang matuto. Tandaan lang niyo basta kung halimbawa meron kayong i-check or meron kayong i-troubleshoot, make sure na ang breaker naka-off. Yan ang lagi niyong tatandaan. At saka pagka halimbawang unti-unti ka na natututo, meron tumawag sa'yo, imomonitor ninyo yung circuit breaker kung okay pa. Kasi dyan mo rin malalaman kung halimbawa is yung trip button niya is gumagana pa. Mapapakita nyo ngayon kung medyo palyado na at talagang konting pitik lang kumaano na, nagtitrip na or ano,
Tapos konting touch lang ng pagsaksak pa lang, nagtitrip na agad. Ibig sabihin, may problema na yung breaker. Kailangan mo nang i-suggest na ano na palitan, or baka may nag-loose na terminal na dyan, talagang kailangan na rin talagang palitan. So nasa ano yon, nasa pag-check niyo yon at saka sa pagpapaliwanag dun sa gagawin niyong sa mga magiging kliyente ninyo or sa bahay ninyo. Okay? At isa pa, habol ko pala ito sa residential to, sa mga bahay natin. Ito rin kasi walang trip button to. Yan. On and off lang. Pagka ito nag-trip, ganun din, gitna lang to, nasa gitna. Pero ito kasi sa ganito, ang ginagawa ko dito pag gusto kong malaman kung okay pa yung breaker, kunyari naka-on, gusto kong malaman kung okay pa yung trip nito, yung nagtitrip pa siya, gumigit na pa, pinipiti ko lang ng ganun yan. See, gigit na siya. Oh, ganun ulit. Babalik ko. Yan. On. Tapos, sagagawin ko. Pipitikin ko lang ng ganun. Gumit na. Ibig sabihin, yung trip, ano niya, yung trip capacity niya dito, okay pa, gumagana pa siya. Pag naita kong ganun, baba, angat. Ito naman yung sa, ano lang, sa residential. Kung may encounter niyo yung ano, yung sa bahay ninyo na ganun, na konting pagkakasaksak mo lang, nagtitrip na, try mo yun. Subukan mo lang naman. Eh, ako sa akin, ganun ang ginagawa ko pagka yung breaker minsan ang dami ng saksak, umiinit lang pero hindi nagtitrip. Pero nung tinesting ko, ginanon ko, aba, ayaw na. Ibig sabihin, yung contact point niya sa loob, nag-welding na. Hindi niya tinitrip na. So, kahit sabihin mong okay siya, okay mo, yung physical niya okay, eh, hindi na siya gumagana bilang automatic switch. Baga, defective na. So, no choice ka na. Kahit maganda pa yung physical niya, kailangan mo na siyang, ano, palitan. I-suggest na papalitan. Okay? Basta, sa mga baguhan na gustong matuto, ang suggest ko sa inyo, wag muna kayong mag-divert sa ibang wag niyong sa ibang klase ng circuit breaker. Dito muna kayo sa mga basic. Dito muna ang alamin ninyo ano yung function, paano i-check yung trip button, para hindi kayo, kumbaga, hindi kayo mabilaukan, hindi kayo masobrahan. Huwag nyo lahat munang intindihin. Kasi maraming klaseng circuit breaker na nasa merkado ngayon. Maraming klaseng tawag dyan. MCB, MCCB, RCBO, RCD. Kung aalamin mo lahat ng kung anong function yan, at marami pang iba, tatama rin ka. Mawawalan ka ng ganang intindihin. Eh, napakarami palang kailangan alamin dyan. Bakit? Ano? Huwag na lang. Di, ikaw ang talo. Dito muna tayo. Ito muna yung tinuturo ko sa inyo. Ito muna yung mga simple na dapat nyong tandaan. Pag natandaan nyo na to, alam nyo na to, tsaka ka lumipat sa ibang ano, alamin ko na yung ano, RCD, RCBO. Ano ba yung function nun? Kasi yun yung RC, yung RCBO, RCD, yan yung merong protection, yung meron siyang residual circuit breaker, residual circuit breaker with overload protection. Sabihin, pagka halimbawa meron siyang nakitang abnormality sa ano, sa flow ng current, is automatic magsi-shut off siya. Kagaya nung halimbawa is nagsaksak ka ng isang bagay na kuryente ka, yung breaker na yon mag-o-off. Yun ang function nun. Kaya dahil nga sinabi ko lang sa inyo na huwag muna kayo mag-divert sa ibang circuit breaker para hindi kayo malito. Dito na muna. Okay? Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa akin video tutorial. At kung meron kang natutunan, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pakihit mo na rin yung notification bell para naman maging updated ka sa mga
susunod ko pang video tutorial. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.